Yo guys, it's me again and welcome back po sa ating channel. So, last time nga, nag-upload tayo ng video wherein nag-build tayo ng Dexpow na searchman. Kung di mo pa napapanood, link is on the description. Pero bago yon, maraming salamat po sa lahat ng nag-like, nag-comment, nag-share at nag-subscribe po sa ating channel. Thank you so much po. Nababasa ko po yung mga comment nyo and suggestion. So, rest assured po na gagawan po natin ng content yung mga suggestion nyo, okay? So, in today's video nga, magbibuild tayo ng brawler since isa ito sa mga matagal nyo ng request dito sa ating channel. Pero bago yun, kung bago ka pa lang dito sa aking munting channel, don't forget to hit the subscribe button and amin na rin yung notification bell icon para updated ka sa mga susunod ko pang upload. Okay? Okay. So ito na nga yung brawler natin na i-reset. So as usual, gagamit tayo ng Oblie. Yung mga gagamitin natin, Elite Armor Set for additional 17 int sa stats, dalawang alloy ring, dalawang silver ring na level 120, and yung build na gagawin natin for this video is in type na brawler. Gagamit din po tayo ng Vedas na necklace para meron tayong additional na plus 5 to all stats. So, lagay muna tayo ng 300 sa int niya. Atin yung mga importanteng skill na sa int. So unahin muna nating i-master yung Chi Finger. Importanteng skill to dahil meron tong status effect na stun. Okay? Dynamite Punch, optional po ito kung i-master nyo. Minaster ko lang siya para lang po dun sa mas mabilis yung cooldown niya. Mas Force Roar, master din po yan dahil matans po yung chance na makastun at negative 20 po yan sa movement speed ng tatamaan. Force Push, matas din po yung chance na makakancel. Same goes with Dragon Rising. And Soul Destroyer, wala po siya status effect pero more on damage po yun since yun yung last skill niya. So master din po silang lahat. Okay? Since na-master na natin, lagay na po natin sila sa ating skill tray. So ayun nga, at na-DC tayo dahil na-restart yung server. Going back, master muna natin yung mga nasa etc. Then kunin natin yung weapon mastery sa dex para may dagdag damage tayo. And then kunin natin sa pow yung power kick niya na buffs. Okay? So kukunin na po natin yung weapon mastery. Yung evasive dance, hindi na po natin siya kukuhanin since in type tayo at hindi naman tayo Eva type. Okay? Bukod sa damage, may additional accuracy or hit rate din po yung weapon mastery. So, goods po siya na i-master. So, STR or POW naman tayo. Kunin natin yung power kick na buffs. Suot na rin natin yung dalawa nating alloy ring for additional 17 stats sa POW para konti na lang yung idadagdag natin na stats sa POW. Okay? Concentration, optional po ito kung kukunin nyo or hindi. Sa akin po, since int tayo and bihira naman po mag-miss yung int type ng mga class, pa archer, swordsman, or brawler, kaya for me, hindi ko na po kinuha yung concentration. Okay? At ito na nga ang ating brawler. Yung 82 na stats, nilagay ko na po sa beat para may dagdag HP yung brawler natin. So mag-buffs muna tayo para makita natin yung mga changes sa def at saka sa attack. Grabe talaga yung buffs ng brawler, no? Yung power up, bloodlust, at power kick. Power talaga from 466 to 476. Naging 769 to 784 yung attack. So grabe. So dito naman tayo sa prison para mag-test damage sa mobs. Get ready for the next battle. So pros and cons naman tayo. Pros, first, good siya mag-farm since master natin mga skills niya. Madami siyang matatamaan na mobs. Second, good siya pang duel although hindi siya ganun kabilis mag-cast ng
skill, karamihan naman ng skill niya ay stun effect at mataas yung damage niya dahil naglagay din tayo ng power kick. Third, since in type crawler to, so given na yung mataas yung accuracy or hit rate, so malit yung chance na mag-miss ka sa ibang character. So cons, first, since naglagay tayo ng stat sa POW para makuha yung power kick, dumit yung HP niya in exchange of damage. Second, since hindi nga siya ganun kabilis mag-cast pagdating sa mga crowded like CW, PK, or TW, mataas yung chance na maunahan siya ng ibang character na mag-cast ng skill. Pag ganun, para sa akin, lead lang ng city box. Para sa akin naman po ha.